na talaga to. So business taxation is those imposed upon onerous transfer such as sale, barter, exchange, and importation. Okay? So ibig sabihin, if there is an onerous transfer, meron po dapat nabayaran na business taxes. So as we mentioned earlier, if we say onerous transfer, there is an enough consideration between parties. So kailan nangyayari yung onerous transfer? So merong binigay na mga pagkakataon is either through sale. If we say sale, meron tayong buyer, meron tayong seller. Meron din naman siyang barter. Pag sinabi nating barter, exchange of goods. Then exchange and importation. Ang importation po, may kinalaman to sa pag-import ng product. If the seller is coming from abroad, then bibili tayo, nasa Pilipinas tayo. Ang tawag po natin doon ay importation. So, on these cases po, kailangan magbayad ng business taxes. Kasi, basta may onerous transfer, tapos yung transaction ay na pumasok sa ganitong mga category. So, ibig sabihin, there should be a business tax to be paid. Okay? However, the question is, who are required to pay business tax? So, actually, this is the question. Kasi, sabi natin kanina, if there is an onerous transfer, automatic magbabayad ng business tax. However, hindi naman siya automatic talaga. May exception to the rule. Ang required lang po magbayad ng business tax is those who are into business. So, what do you mean by those person who are into business? So, pag sinabi po nating persons o entity who are into business, basically, ang i-check nyo po, who is the seller? If the seller is into business, automatic, generally, he needs to pay business taxes. So, ano yung mga pagkakataon na may onerous transfer pero hindi siya kailangan magbayad ng business tax? Ang example niyan, if the transferee and the transferor are not, the transferor is not into business. Let's say, for example, meron kang cellphone, di ba? Yung cellphone mo, gusto mong luma na, tapos ibibenta mo siya sa Facebook, di ba? Magpo-post ka sa Facebook, ibibenta mo yung cellphone mo, tapos dahil ibinenta mo yung cellphone mo, naghanap ka ng buyer, tapos meron ka nakadeal, then yung transfer na yun is considered as onerous transfer. Kasi on your side, ibibigay mo yung cellphone mo, tapos din naman sa kabilang side, magbabayad siya sa'yo. However, since you are into business, kasi yung binibenta mong cellphone is just your personal cellphone, therefore, you are not required to pay business taxes. So, then general rule, aalamin po natin, sino si seller? Into business ba siya? Malalaman mo naman kapag into business si seller, kapag meron siyang business registration. So, it applies to sole proprietorship business, partnership, and corporation. So, if you're not belong to that category, kahit pa nagkaroon ka ng onerous transfer, you are not required to pay business taxes. So, let's say, for example, meron kang sariling bahay, di ba? Ibibenta mo yung bahay mo sa ibang tao. Since you are not into selling of houses, kapag binenta mo yung bahay mo, you are not required to pay business tax. So, yun lang naman yung gusto nating i-emphasize, di ba? As much as possible, ang magbabayad lang po ng business tax ay yung mga business entity. Okay? So, another consideration is that, remember, business tax is considered as consumption tax and is also an indirect tax. So, basically kasi, di ba sabi natin kanina, ang magde-determine ng business tax is kung sino yung seller natin. If the seller is a business entity, malamang, generally, magbabayad siya ng business tax. Pero, sa totoong buhay talaga, by substance, hindi naman yan tax sa business owners. It is the tax to consumers. That's why it is considered as consumption tax. Okay? So, considered din siya as indirect tax kasi ang mga business owners only acts as an withholding agent. So, dahil withholding agent lang ang ating mga business owner, ang totoong nagbe-bear ng burden ay si consumer. So, let's say for example, kakain ka sa Jollibee, di ba? So, kakain ka sa Jollibee, bawat pagkain mo sa Jollibee, may pinapatong na 12%. 12% is VAT, which is a form of business taxes. So, ang nagbabayad ng value-added tax kay BIR ay si business, which is si Jollibee. However, ang totoong nagbe-bear ng burden yan, hindi si Jollibee. Kasi si Jollibee, nag-act lang siya as withholding agent. Ang totoong nagbabayad niyan ay yung consumer. That's why considered ang business tax as indirect taxes. So, tandaan, business tax is a consumption tax.
because ang totoo ang ultimately na tinatax natin ay si consumer. However, ang sinisingil ni BIR ay si withholding agent, which is the business entity. Sa case natin, ito ay si Jollibee. Okay? So, ulitin ko lang, ang magbabayad lang po ng business tax ay yung mga business entity. At the same time, ang totoong concept ng business tax is a consumption tax. At the same, also, it is an indirect tax. Ayan. So, actually, we have three types of business taxes. So, ito yung mga kailangan nating i-note. So, number one, we have the value-added tax, which we are familiar with, di ba? The other one, we have the other percentage tax. And the third one, excise taxes. So, isa-isahin natin yung tatlong yan. So, value-added tax are value-added by every seller to the purchase price or cost in the sale of list of goods, property, or service in the ordinary course of business. So, meaning, sa business entity, every sale niya, nagpapatong siya ng 12% doon, value-added. So, ayun po yung tinatawag natin na value-added tax. As I mentioned earlier, this is not the same with income tax. Kasi ang tinatax natin sa income is yung income, di ba? Dito naman ang tinatax natin si consumer. Okay? So, hindi siya considered as double taxation. Kasi nga, ang tinatax mo ultimately sa value-added tax ay si consumer. Si business entity nag-a-act lang as withholding agent. Okay? The other type of business tax is what we call other percentage tax. So, other percentage tax is a tax on gross sale. So, actually, ang other percentage tax is a replacement of value-added tax. Okay? Bakit ko nasabi na replacement siya ng other percentage tax? Because in case the entity registered as non-VAT registered, so meaning hindi siya nagbabayad ng value-added tax, pwede siyang masubject sa other percentage taxes. Kumbaga, ano to, another source. Okay? Kung hindi ka magbabayad ng value-added tax, generally, iche-check niyan dun sa ating tax code kung required ba siya magbayad ng percentage taxes. And other percentage tax, ang percentage niyan ay 3%. Okay? So, value-added tax, we have 12%. Then, the last type of business taxes, we have the excise taxes. Excise taxes are internal taxes that are levied on the sale of specific goods and services such as oil, fuel, and tobacco, diba? Or tobacco. So, what do you mean by excise taxes? So, other term for excise taxes, pwede natin yan i-incorporate sa sin taxes and saka yung mga non-essential goods, if you're familiar with that. So, yung sin taxes, considered po yun as business tax under excise taxes. So, example ng sin taxes, ito yung tax on liquors, tax on cigarettes, or non-essential goods naman, ito yung nasa automobiles, di ba? Pag bumili ka ng sasakyan, normally, may kakibat yun na excise taxes kasi non-essential goods siya. Okay? So, ayan po yung tatlong types ng business taxes. So, as a business entity, ano po yung, ano nila, yung mga kailangan nating bayaran? Okay? Ito po yung magiging guide natin. So, nagbigay naman siya ng guide kung paano i-implement ang tatlong business taxes na yan. As a business entity or as a taxpayer, ano ba yung kailangan mo diyang bayaran? Value-added tax lang ba? Percentage tax? Excise tax? Or lahat you are required to pay? So, meron pong guidelines na binigay sa atin ng tax code. So, sinummarize ko na lang siya dito. Okay? So, sa case natin, we have three columns. We have the value-added tax, the other percentage tax, and the excise tax. Tapos, dun po sa first column natin, meron tayong nakalagay dyan na sale of goods or service. So, nakalagay in general. So, meaning, kapag wala siyang specification, this will be the approach. Pag meron pong sale of goods and the sale of goods are VATable, automatic po, required siya magbayad ng value-added tax. O, kailangan niya magpatong ng 12% sa lahat ng kanyang produkto. Since required siya magbayad ng value-added tax, he is no longer required to pay other percentage taxes. So, meaning, kapag na-subject ka na sa VAT, you are no longer subject to OPT or other percentage tax. Isang beses lang. Okay? How about if the transaction is exempt from VAT? If the transaction is exempt from VAT, of course, walang VAT na babayaran, pero kailangan mong magbayad ng other percentage taxes. Okay? So, if in general, VATable ang transaction, required magbayad ng VAT, pero ng OPT, hindi na kailangan magbayad.
However, if you are exempt from VAT, may chances na magbayad ka ng OPT. Pero hindi mo, di ka, walang pagkakataon na nagsasama ang value-added tax saka OPT. So, mamimili ka lang. It's either value-added tax or other percentage taxes. Okay? So, another example, what if the sale on scene products and non-essential goods? Let's say, for example, yung kanina na diniscuss natin, yung cigarettes, liquors, or kaya naman non-essential goods item, considered siya as part of the scene products. If that's the case, automatic po, may babayaran tayo yung excise taxes. So, kasi, ano yan? Dahil nga, scene products yan, so kailangan magbayad ng excise tax. However, hindi porket na subject na siya sa excise tax, hindi na siya magbabayad ng VAT and OPT. Ang combination lang po natin, kapag na-subject siya sa excise tax, is either masasubject siya sa VAT, or kaya naman masasubject siya sa OPT. So, ang combination po natin, kapag scene product, excise tax plus VAT, then excise tax plus OPT. So, hindi pwedeng tatlo yung bayaran mo. So, mamimili, ano lang yan? So, it's either VAT or OPT, pero pwede magsama si VAT tsaka sa excise, then OPT, tapos excise tax. Okay? So, ayan po yung ano niya, yung classification, kung ano yung babayaran mo as a VATable entity. Okay? Yeah. Yeah. So, ito naman po yung ating general guideline. So, kailangan nyo pong makinig mabuti kasi napaka-importante nito. Ang dami nagkakamali dito. Okay? So, general rule, all transactions are VATable. Okay? Kasi, as alam naman natin, under taxation, all income or all transactions are taxable as far as the taxation is concerned. Okay? However, if there are provisions or if there is provision that may that will exempt a specific transaction, then the transaction will be exempt. Pero kapag walang sinabi yung batas about exemption, automatic lahat ng sources ng income natin or lahat ng transaction will be subjected to tax. Okay? So, ito yung, let's say for example, yung medyo ano ngayon, current, yung online sellers. Kasi hindi naman in-exempt ang online sellers from before pa naman. So, ibig sabihin, ab initio, may tax na talaga ang online sellers. Hindi lang siya na-implement ng maayos ng Bureau of Internal Revenue. Pero, as far as the taxation law is concerned, they are taxable. Okay? So, ngayon, dito po ang pag-classify niyan. So, first, define mo muna natin yung business transaction. I think, which is na-discuss na natin kanina. Sabi natin, maka-classify lang natin ang isang transaction as business transaction if it is a an onerous transfer, then ang ating seller ay into business. If na-meet natin yung requirements na yon, ang next step is to look into the details of the specific transaction. If the transaction is VATable, dito tayo mapupunta. So sabi ko nga sa inyo kanina, the law provides the exemption, not the kung sino yung ibabat or kung sino itatax. Kasi ang nature ng taxation, lahat po taxable. So, ang inilalagay po sa tax law natin, yung mga VAT exempt. So, kung check nyo po yung ating tax law, I think under section 109 of the tax code, nakalagay po doon yung mga listahan ng mga VAT exempt transaction, which is, we will discuss later. Okay? So, gusto ko lang sabihin sa inyo ngayon, ang first approach na kailangan natin alamin, i-define muna natin yung transaction, business transaction ba siya? If the answer is yes, look to section 109 of the tax code. Then, kapag nakita nyo siya sa tax code, dalawa po yung pwede niyang puntahan. Number one, if nakalagay siya dun sa section 109, it may be subjected to percentage tax as stated on the section 109. Sasabihin din po doon. However, kapag wala nang further explanation doon sa section 109, exempted na rin po siya magbayad ng other percentage taxes. Okay? So, first rule, business transaction, tingnan mo kung nakalista pa siya doon sa section 109. If nakalista, check mo subject ba siya sa percentage taxes. Kapag wala nang binigay na information about percentage tax, automatic exempt na rin siya by paying other percentage taxes.
Okay? What if hindi mo siya makita dun sa section 109? So, ang rule, battable po yung transaction. So, dahil battable yung transaction, ibig sabihin, every time na magkakaroon ka ng sale, kailangan mo magpatong ng 12%. That's the general rule ulit. Kasi kailangan nating check kung magkano ba yung sale na nage-generate ng isang business. So, if we talking about sale, wala pa po yung mga deduction. Ha? Wala pang cost of sale, wala pang operating expenses. We are talking about the gross receipts. Pero, ano lang, just to mention, under the eye of taxation, if we say gross sale, we are talking about net sales sa financial accounting. So, ano lang yan, additional information. Sa taxation, pag sinabi niyang gross sale, ibig sabihin lang nun, net of sales. Okay? So, meron tayong two option. If the sale of the company throughout the year is 3 million and below, ay dun muna tayo sa above. So, if the sale of the company reaches above 3 million, automatic the transaction is battable. Okay? So, kapag above 3 million po ang ating sale, ibig sabihin po ng sale sa Tagalog, benta, hindi po kita, ha? Benta. If the sale is 3 million pesos, above 3 million, automatic the transaction is battable. However, if the sale of the business entity is 3 million and below, meron po tayong dalawang choices. Number one, pwede ka maging VAT registered, or number two naman, pwede ka mo i-select yung other percentage taxes. If you select the other percentage taxes, you are no longer required to add 12% on your product. However, you are required to pay 3% other percentage taxes. Okay? So, ayun po yung rule ha. Balikan ko lang. First rule, ano muna natin siya? I-categorize muna natin as business transaction. Then, i-check natin din sa section 109 of the tax code kung na-meet niya yung requirements. If nandun siya, nakalista, check mo. Subject pa siya sa percentage tax. Tapos kapag hindi, automatic exempted na rin siya from paying other percentage tax. In case wala sa section 109, battable yun. Pag battable, ang i-check mo naman is yung sale ng business entity. If the sale of the business entity is above 3 million, automatic the transaction is battable. If the sale is 3 million and below, meron tayong choice. It's either maging VAT registered tayo, meaning magbabayad pa rin tayo ng 12% kahit na below 3 million tayo kasi pinili natin maging VAT. Or kaya naman, pwede tayong pinili yung other percentage taxes na ang babayaran mo lang ay 3%. So, option mo to as a taxpayer. Okay? So, any question po dito sa rule natin? If meron kayong gustong i-clarify, pwede naman. If wala, then let's proceed. Kahit i-type nyo lang, okay lang. So, I think there's none. So, these are the general rules. Tandaan nyo yan kasi magagamit nyo yan kapag nagka-classify na kayo ng VAT ng transaction kung subject ba siya sa business tax. Kung subject siya sa business tax, anong business tax yung gagamitin? Other percentage, or kaya naman value-added tax. Okay? Next tayo. Yeah. Meron tayo palang additional information. Diba? As I mentioned earlier, sorry. Yeah. So, kapag battable ka, if your sale is 3 million and below, meron kang choice between VAT and OPT. Kasi kapag OPT, magbabayad ka ng percentage tax, 3% yan. Pag VAT, 12%. However, merong certain provision si batas or si law natin na kapag ang sale mo ay 3 million and below, pwedeng hindi ka pa rin, pwedeng ma-exempt ka pa din from paying OPT or value added tax. So, kailan ka ma-exempt? Ito po yung mga pagkakataon. So, may binigay po na two options. Meron tayong tinatawag na marginal income earner o MIE, and we have the BMBE which is indicated dun sa ating RA 9178 or the Barangay Micro Business Enterprise. So, if you are a micro income earner, so kailan ka magiging marginal income earner? It is an individual not deriving compensation as an employee under an employer-employee relationship but who is self-employed and deriving gross sales or receipts not exceeding 100,000 in any 12-month period. So, ito po yung pwedeng maging, kasi diba sabi natin, kapag ang online sellers daw, kailangan nilang mag-file or mag-register sa BAR as a
registered entity. So, pwede rin naman sila mag-register at hindi sila, kasi kapag na-classify ka under marginal income earner, you are not required to pay income tax. At the same time, you are not required to pay business taxes. Ang rule lang, dapat daw ang sale mo in any 12-month period, so meaning sa loob ng 12 months, ay hindi lalagpas ng 100,000 pesos. So kapag hindi siya lumagpas ng 100,000 pesos, so meron kang option na mag-register as marginal income earner, then you can still enjoy the benefit of tax exemption, both income and business taxes. So the other option, we have the BMBE or the Barangay Micro Business Enterprise. Ito naman yung medyo mataas dun sa marginal income earner. As defined as the business enterprise engaged in production, processing or manufacturing of products including agro processing, trading and services with total assets of not more than 3 million. Okay? So kapag BMBE ka, if you registered as BMBE, ang good news niyan, you are exempt from paying income tax. However, you're still be subjected to value-added tax and other percentage taxes. So BMBE, ang classification niya dun pa din, as if na VAT registered siya, tapos pinili niya maging OPT or kaya naman VAT yung babayaran niya. Pero ito yung mga options na available para sa atin. Okay? So any question dito? Okay, so wala. So let's proceed. Okay, so there are three types of transactions subject to VAT. Okay, ito po yung mga ano ha, subject sa VAT. So number one, we have the VAT on sale of goods and properties. So ibig sabihin, if there is a sale of, okay. So may question daw, so wait lang. Okay, so my question, ano daw po yung pinagkaiba ng MIE tsaka ano yung what is MWE? So I think same lang naman yan, basta may minimum wage, okay. So minimum wage earners different kasi pag sinabi nating minimum wage income earner, hindi siya business transaction. Kasi ang minimum wage earner is considered as employee. Okay? Dahil employee yan, there is an employer-employee relationship. So there's no automatic, ang minimum wage earner ay not subject to business taxes. So magkaiba po. Sa MIE, meron siyang sariling business. Si WME, si minimum wage earner, wala siyang sariling business. Okay? Ano siya? Considered siya as employee. Okay? So, minimum wage earner, employee, MIE, business owner. Okay. So, ayun po yung difference nilang dalawa. So, any question po doon? And so, I think none. So, three types of transaction subject to VAT. So, ito yung kailangan nyo pong i-consider kasi pag-uusapan natin to mamaya in detail. So we have the VAT on sales of goods and properties. Yan. So ibig sabihin kapag meron daw sale of goods, so meron then properties, for example, real properties or house and land. So ayun po yung first classification ng VAT, subject yan sa VAT generally. Then we have VAT on services and lease properties. So kapag sa under service concern business, pwede rin po siyang matax or malagyan ng value-added tax. And the third one, we have the VAT on importation. So if we say VAT on importation, as I mentioned earlier, ito yung pagkakataon na bumili tayo ng goods or nag-engage tayo ng services outside the country, pero tayo yung nagbayad. If that's the case, considered po yun as VAT on importation. Kasi alam naman natin sa taxation, meron tayong konsepto ng jurisdiction. So since the seller is outside the country, so hindi yan kayang habulin ng ating government. So however, since there is a business transaction pa din, so kailangan may mapapala pa din si government out of that transaction. So ang tawag po natin doon, VAT on importation.
Then, ang question, who will bear the burden? So, in that case, ang magbabayad po ng value-added tax ay si buyer, which is tayo. So, meaning, every time na meron tayong importation abroad, so yung import, general rule, may binabayaran po tayo ng value-added tax. Okay? So, ayan po yan. Ayan. So, may question po ba dito sa three types of transactions subject to VAT? If there's none, pwede na tayo mag-proceed dun sa section 109. So, ito po, pakinote. Kasi marami tong provisions na kailangan nating alamin. Okay? So, balikan lang natin pag sinabi nating section 109. Ito yan. Dito yan. Business transaction, tapos nakalista sa section 109. Kapag nakalista dun, titingnan mo kung subject sa percentage taxes. If none, also exempted from OPT. So, isa-isahin po natin yun nandoon sa section 109. So, under section 109, if you encounter this transaction, considered po yung transaction as VAT exempt. Okay? Actually, hindi lang siya VAT exempt, bagkus it is also exempt from paying business taxes. Unless otherwise sinabi na required siyang magbayad ng business tax. So, number one, ito po yung sale or importation of agricultural produce. Yan. Ang rule, put products in their original state. Okay? If we say sale and importation of agricultural produce, no, ang concept niyan ay yung mga agricultural products. Or, pag sinabi natin agricultural products, ano-ano ba yan? Ito yung mga gulay, tawag dito, poultry products, yung mga baboy, baka, manok. So, kapag nagbebenta ka ng baka, baboy, manok, tapos agricultural, considered siya as agricultural produce, then it is intended for food products in their original state, ang transaction na po na yon ay VAT exempt. So, meaning, pag pumunta ka ng palengke, tapos bumili ka ng gulay, or kaya naman ng baboy, so, pag nagbayad ka sa tindera, so kung mapapansin mo, wala siyang sinisingil na value-added tax kasi yung transaction nila according to section 109 are VAT exempt. Okay? So ano yung exception to the rule? Kapag daw ang kapag ang sale and importation ng agricultural produce ay dumaan sa maraming proseso. So example ng mga dumaan sa maraming proseso, if you're familiar with marinated products such as yung tocino, di ba? Ang tocino, although galing siya sa baboy or kaya naman sa manok, pero dahil may dumadaan siya ng process, hindi siya considered as agricultural produce at original state. So, ibig sabihin yung tocino, dahil dumaan siya ng process, so, or ng, tawag dito, ng different process, ang buying and selling of tocino is a VAT-able transaction. Okay? Kasi ang rule natin sa letter A, it should be food products, tapos agricultural produce, then or in their original state. So another example na akala mo kasama dito sa letter A na hindi, yung mga sardinas, di ba? Ang sardinas ay, ang laman nun ay isda, di ba? Ang isda is agricultural produce. However, dahil dumaan siya ng process, hindi na siya original state. So ibig sabihin, the selling of sardines is a VAT-able transaction. Okay? Another exemption dito, ito yung mga sale on importation ng although agricultural produce pero hindi siya for food consumption. Example niyan, zoo animals. Yung nakikita nyo sa inyo sa zoo. Or kaya naman pet, di ba? Yung mga pet animals, zoo animals, dahil hindi naman siya kinakain ng tao, kapag bumili ka ng pet or ng alaga sa isang store, meron po yung value-added tax kasi hindi naman natin kinakain yung pet natin, di ba? At the same time, yung sa zoo. Yung zoo, although, pwede siyang considered as agricultural produce, pero hindi naman kinakain yung mga hayop sa zoo. So, ibig sabihin, considered po siya, yung transaction, kapag bumili ka ng hayop na ilalagay sa zoo, ano po yun? VAT-able transaction. Ang kailangan nyo lang tandaan sa letter A, it should be agricultural produce, food products in their original state. Okay? So, lumalabas yan sa board exam. Kaya medyo, kailangan basahin nyo. Anyway, available naman sa internet yung mga specification
kung ano yung mga kailangang basahin. Kumbaga, madadaan naman yan sa basa. So, yung sinasabi ko lang, para lang mas madali nyo lang siyang maintindihan. Okay? Letter B, we have the sale or importation of fertilizer, seeds, and feeds. It should be consumed by poultry and livestock animals. So, fertilizer, ito yun sa mga ano, tawag dito, sa lupa, then seeds and feeds. So, sinabi mismo ng ating ng ating VAT or under section 109, the transaction the feeds must be consumed by the by poultry and livestock animals. Let's say for example, bumili ka ng pedigree sa aso mo, alaga mong aso. So, do you think it's VATable or VAT exempt? So, dahil ang feeds ng aso, 'di ba, which is yung pedigree, hindi mo naman kakainin yung aso. So, hindi siya maka-classify sa category as sale of importation of feeds. Kasi, yung aso, hindi siya considered as poultry and livestock. So, dahil hindi mo kakainin yung aso, so, ibig sabihin, yung feeds na ibibili mo sa aso is a VATable transaction. Okay? Ang sinasabi lang sa letter B, dapat daw, it must be consumed by poultry and livestock animals. So, sino yung mag-consume nito? Ito yung mga baboy, baka, isda, basta lahat ng mga kakainin at the end of the day, it will be food product. So, the transaction of the fertilizer, seeds, and feeds must be VAT exempt. So, since wala tayong pinag-usapan about percentage tax, automatic, it is also exempt from paying other percentage taxes. So, ibig sabihin, na-enjoy niya po yung zero business tax. Next, we have importation of household effects. So, pag sinabi po nating importation, as I mentioned earlier, ito yung mga galing sa ibang bansa, dadalhin sa Pilipinas, di ba? So, dapat daw, pag sinabi nating household effects, ito yung mga gamit sa bahay. So, the item should be personal use and not to be sold in the country. So, kaya kung mapapansin nyo, kapag may mga kakilala kayo abroad, di ba? Tapos, magpapadala sila ng gamit sa Pilipinas, ang rule, of course, VATable yun, di ba? So, para hindi ka magbayad ng VAT on importation, so, ang technique dyan, ang ginagawa nila, pinapalabas nila per personal use yung item. So, kaya most of the time, kapag may mga tao na galing abroad, ang ginagawa nila dyan, for example, nagpabili ka ng cellphone sa tatay mo, tapos binili niya sa Middle East. So, para hindi siya makita ng Bureau of Customs na hindi siya pagbayarin ng value-added tax, normally, tinatanggal lang yung balot. Kasi kapag nakita yung may balot pa siya, pwede ka pang i-question ng Bureau of Customs yan. Baka sabihin, baka ibebenta mo sa Pilipinas. Kasi ang rule, kapag nag-import ka ng household effects, then it will be sold sa Pilipinas, that transaction must be VATable. If it will be for personal use, the transaction is VAT exempt. Okay? So, kapag ibibenta sa Pilipinas ang household effect, VATable yan, VAT on importation. Kapag gagamitin for personal use, VAT exempt. So, since wala ulit tayong pinag-uusapan na percentage tax, that if the transaction is VAT exempt, it is also not subject to business taxes, specifically the percentage taxes. So, next. Medyo madami-dami to. So, importation of household effect. So, ITA. Umulit lang. So, letter D, importation of professional instruments. The item should be for professional and personal use and not to be sold in the country. So, in case mag-import ka ng product abroad, tapos professional instruments, let's say for example, yung mga drummers, di ba? Kapag may mga mag-concert sa Pilipinas, so magdadala sila ng sarili ng instrument, as long as it is for personal use, hindi siya ibibenta sa Pilipinas, so the transaction or the importation will be VAT exempt. So anyway, kapag may question kayo, pwede pong magtanong agad-agad para ma-address natin right now. Okay? Next. Okay. Yeah. Ay, sorry. So, message lang po or kaya naman magsalita para pag may question, ma-address natin, ha?
So, ito na yung sinasabi ko sa inyo na exempt siya from paying VAT pero hindi siya exempted from paying other percentage taxes. Kasi merong certain provision si law na kailangan daw niya magbayad ng percentage taxes. So, isa sa example niyan, based on Section 109, is the domestic carrier. If you say domestic carrier, ito po yung mga shipping companies, di ba? Pwedeng, it's either by land or again man by air and sea. Pag sinatin by land, example niyan ay tawag dito yung LVC or kaya naman yung mga truck or kaya jeepney, buses, and so kapag ito po, kapag ang domestic carrier natin is by land, mayroon pong dalawang classification. So, kailangan po nating alamin ano ba yung laman ng shipping ano na yon, yung shipping or yung truck na yon or yung ating sasakyan. Kapag ang laman niya po passenger, wala pong binabayaran VAT yon. So, ang babayaran po niya ay percentage taxes. Example niyan is yung jeep, 'di ba? Bus. Kapag sumasakay kayo ng jeep, wala naman kayong binabayaran value added tax, 'di ba? So kapag 10 piso lang babayad mo. So wala pong VAT sa jeep or kaya naman sa bus. So ang nangyayari, si jeep company or yung ating yung jeep, may-ari ng jeep, ang binabayaran niya po sa government ay percentage taxes or commonly known as common carrier's tax or CCT. So pag sinabi natin common carrier's tax, parehas lang din siya ng other percentage tax. So merong table na ginagamit niyan, which I think i-discuss natin kapag meron pa tayong next discussion about percentage taxes. So ang kailangan lang nating alamin ngayon, kapag ang domestic carrier natin is by land, then ang laman ay passenger, tao. So what no but exempt transaction, however, liable to, siya to pay percentage taxes. So ang magbabayad po yung may-ari, hindi po yung pasahero, ha. Then pag by land naman cargo, pag sinabi natin cargo, ang laman hindi tao, meaning kargamento, di ba? So mga goods, pag ang goods ang laman ng sasakyan and by land, automatic na transaction is VAT-able. What if naman the common domestic carrier is by air and sea? So pag sinabi natin air and sea, ito yung barko tsaka yung eroplano, di ba? Kapag by air and sea, so kapag passenger, VAT-able, pag cargo, VAT-able. So, ang kailangan nyo lang tandaan dyan, normally sa mga exam, ito yung pampagulo nila. So, domestic carrier, pero yung laman, by land. Tapos, yung shipping is land, tapos ang laman, passenger. So, itatanong kayo, ano ba yan? Ano ba kailangan yung bayaran tax? But value added tax, other percentage tax, or wala? So, ang answer po natin ay percentage tax. So, question? So, the PowerPoint presentation will be sent on your email, so don't worry. So, no need to rush na screenshot. Isi-send natin yan. So, may question ba? Ah, okay. So, may question pala doon. Yung recording daw ng equipment, bat exempt din po. So, actually, the equipment, depende kasi yan. If you are a business entity, in general rule, all are VAT-able. So, equipment is also a VAT-able transaction. So, pag bumili ka ng equipment, meron din yang nakapatong na 12% VAT. So, let's say bumili ka ng furniture na lang, tapos gagamitin mo sa business. So, yung furniture company, of course, dahil nagbibenta siya ng furniture, nagdaad po siya doon ng 12% VAT. Kasi walang regulation or walang provision sa ating batas na nag-exempt or nag-exempt ng value-added tax sa purchase of equipment. So, generally, it is VAT-able transaction. Okay? Next tayo. Yeah. So, meron din doon sa according to those who are subject to percentage tax by nature. So, ibig sabihin, by nature po, automatic na magbabayad sila ng percentage tax, pero exempt sila from paying value added tax. Example niyan yung sa bangko. Ang bangko po, hindi po sila nag-a-add ng 12% VAT kasi they are subject to percentage taxes.
So kapag may mga service charge kayo makikita sa bangko na which is income nila, wala po kayo nakikita doon na value added tax because they are exempt from paying value added tax. However, they are responsible, they are required to pay percentage taxes. Okay? Then radio with 10 million and below gross receipts, so subject din sa percentage taxes. Then ito yung cabarets, nightclubs, disco clubs, etc. So ito po, they are also exempt from paying value added tax. So however, dahil nga kung mapapansin nyo, leisure yung pinag-uusapan dito, so yung transaction na to ay mas mataas ang rate na ginagamit. So kung mapapansin nyo, kung na-try nyo nang uminom sa nightclubs, mahal yung mga drinks. Bakit mahal yung drinks? Kasi they are paying two kinds of taxes. Number one, excise tax kasi ang drinks considered as sin taxes. So at the same time, they are kailangan din magbayad ng percentage tax. I think right now, ang percentage tax na binabayaran sa nightclubs, cabaret, disco clubs ay 18%. So meaning, mas mataas siya compared din sa normal na 12% na value added tax. Kaya mahal talaga ang alak sa mga club kesa pag bumili ka sa 7-Eleven, di ba? Kasi sa 7-Eleven, ang nakalagay lang na tax doon is yung value added tax at the same time yung value added tax at the same time yung excise taxes. So doon naman sa nightclub, ang binabayaran natin diyan is yung excise taxes and percentage tax worth 18%. So ayan po yun din sa letter E. So, punta tayo sa letter F. These are all exempt transaction also. We have the agricultural contract grower. So, meaning, if sila yung ini-engage mo na business yan. So, sila yung magpapataba or magpapalaki ng product na yun. So, kapag in-engage mo yung services nila, automatic that services is VAT exempt. So, next, we have the milling for others. So, ibig sabihin, yung mga farmers, pag pumunta sila sa isang lugar, tapos, yung palay nila, i-convert into rice, tapos yung corn into grits, sugar cane into raw sugar, the services involved is also a VAT exempt transaction. Okay? Then, we have the toll processing and toll dressing. So, if we say toll processing and toll dressing, na-google ko lang, ito ata yung kakatayin, so pagkakatay ng ating mga poultry animals. So, kapag ang ito yung trick dyan. If yung toll processing is performed as package services, so meaning yung nagkatay ng product ay ng poultry animals ay si company, yung na nagpalaki ng poultry animals, the transaction is VAT exempt. However, if separate contractor, yung nag-alaga ng poultry animals is VAT exempt, pero yung nagkatay, di ba, patable po yung transaction. So, ang trick, if it is performed as package service, all transactions are VAT exempt. If separate contractor po yung toll dressing or yung pagkatay ng hayop, yung pagkatay po is a VAT-able transaction. Okay? Next, ito, medical expenses. So, if we say medical expenses po, ang rule natin dyan, dalawa. Kapag ang kliyente or ang kliyente natin ay na-confine or kaya naman outpatient. So if we say outpatient, pumunta lang siya sa hospital, tapos nag-consult sa doctor, then afterwards, ang tawag natin doon ay outpatient. However, if the patient was confined, of course, doon siya sa confined. So meaning, kailangan niya mag-stay sa hospital for a certain period of time. So if the patient stayed for the hospital, basta po yung mga nagastos niya sa hospital ay nasa part ng hospital bill, the transaction is VAT exempt. Okay? So, dapat po ang trick dyan, lahat ng gastos niya sa hospital is nasa part ng hospital bill. Kasi kapag wala siya sa hospital bill, let's say for example, bumili ka ng, tawag dito, ng gamot sa ibaba, sa butika. So, dahil hindi siya part ng hospital bill, the transaction is VAT-able. So, dapat po at kapag nagpa-confine ka, lahat ng gastos isasama sa hospital bill para ma-exempt yung buong transaction under VAT exempt. Okay? So, how about if the patient is outpatient?
Pag outpatient po, dalawa yan. So, ang laboratory fees, such as yung X-ray, MRI, kung ano-ano man, lahat po yun VAT exempt. Okay? So, dahil wala naman pinag-usapan ng percentage taxes dyan, so automatic po, exempt din sila from paying percentage taxes. Okay? Ang ano lang dyan, crucial lang dyan pag outpatient, ito po yung binabayad natin sa doctors or yung doctor's professional fees or medicine bought on pharmacies not included in the hospital bills, all are VAT-able transaction. Okay, let's say for example, pumunta ka ng hospital, nag-consult ka sa doctor mo, then niresetahan ka, then pinabili ka ng gamot sa butika, kahit pa sa loob ng hospital, dahil hindi ka na-confine, lahat ng gastos mo doon, lahat ng gastos mo doon except laboratory fees are all VAT-able transaction. So ayan po yung ating concept with regards to medical expenses ng VAT. Okay. So may question dito si question, yung hospital bill po ba ay may inclusion din ng fees for the doctor? I think dun sa hospital bill included na yung lahat. Basta confined ka, lahat ng ibabayad ng professional fee, medicines, laboratory fees, basta lahat, lahat ng ginastos mo na nakalagay sa bill, all of them are VAT exempt. As long as included yan sa hospital bill. Kapag hindi po yan sa bill, dun, hindi na isama sa hospital bill, nagkakaroon din tayo ng problema. Kasi kapag wala sa bill, malamang bumili ka lang ng medicine outside. So that transaction will be VAT-able. So everything included in the bill, na included na po dyan yung fees ng mga doctors. Then pati yung mga equipments used, di ba? Yung mga PPE nila, di ba? Ayan, kasama po yan. Basta part ng hospital bill, VAT exempt. So, anong learnings dyan, di ba? Kapag medical expense para makatipid, magpa-confine, di ba? Kasi kapag hindi ka na-confine, yung babayad mo sa doctor will be VAT-able. Okay? So, any question sa medical expenses? Okay. Yan. So, next na under Section 109, we have the Educational Services rendered by the private institution, duly accredited by the DepEd, TESDA, and those rendered by the government or educational institution. So, as long as registered siya sa government as educational institution, all tuition fees are VAT exempt. So, for example, sa RTU, if you're paying your tuition fee, dahil registered tayo sa CHED, so yung tuition fee natin, wala pong value-added tax. At wala rin po yung percentage taxes. So, as is lang yung binabayaran nating tuition fee. So, exemption to the rule kapag hindi accredited ng DepEd, CHED, or ng TESDA. Ang example niyan, review centers. So, ang review centers po, ang tuition fee natin sa review center, dahil hindi sila member ng kahit anong government institution. So, tuition fees na binabayad natin doon ay are all VAT-able. Okay? Then, letter I, services rendered under employee-employer relationship. So, ito naman si kapag empleyado ka sa isang company, so lahat ng kinikita mo sa company, so wala po yung value-added tax. So as is lang yun, kasi magbabayad ka naman na ng income tax. Yan. So ito, letter J, services rendered by regional or air headquarters established in the Philippines. Ito po yung mga shared services. Yan. So this, VAT exempt din yung kanilang binibill outside the country. Okay? Letter K, transaction which are exempt under international agreement or special laws. Ito po yung mga PESA, di ba? So, ang PESA, VAT exempt din sila kasi nga, in-exempt sila ng special laws. Diba? Yan. Ito yung medyo, kailangan yung basahin talaga. So, binigyan ko lang kayo ng guidelines pero basahin nyo pa din. So, sale by agricultural cooperatives. So, cooperatives, di ba, ito yung ang tawag natin sa mga sa investor ay members. So, if the cooperative is agricultural cooperative, meaning the business sells agricultural products, di ba? So, kapag own product po, binibenta sa member, the transaction is VAT exempt. Eh, kahit ibenta niya yan sa non-member, VAT exempt. However, other than the product, own products which are
not agricultural product. Let's say, for example, meron tayong cooperative, nagbebenta sila ng palay, di ba? So, ang ating mga members niyan, mga farmers. So, aside from palay, let's say, dun sa kanilang store, nagbebenta sila ng mga other products, siguro mga ano na lang, souvenir items. So kahit pa nandoon kahit pa agricultural cooperative sila, kapag ang bumili ng souvenir items ay si member, the transaction is VAT exempt. However, if ang bibili is non-members outside the organization, the transaction is VATable. So ayan po yung case kapag ang cooperative natin ay agricultural. So how about the entity is a lending cooperative. If you say lending cooperatives, they are engaged in lending business. So, nagpapautang, di ba? Kapag ang corporation natin nagpapautang, kapag ang pinautang niya ay own members, then outside members, it is exempt from paying value-added tax. However, kapag non-lending activities po yung nangyayari, let's say for example, sa RTU. Sa RTU, merong atang kawanito na multi-purpose cooperative. So, I think ang registration nila is lending activities, nagpapautang sila sa members and non-members. So, pero kung mapapansin nyo, si Kawani, nagbebenta rin siya ng kung ano-ano dun sa kanilang store. So, if that's the case, yung transaction nila dun sa loob, VATable yun. Pero yung lending activities nila, VAT exempt. Okay? Then, another one, we have the sale by other cooperatives. In case hindi siya nag-fall under the category of agricultural cooperatives and yung isang lending cooperative, sabihin, part siya ng other cooperative, ang basis niyo po hindi yung product. Ang basis is the contribution per members. If the contribution per member is 15,000 and below, all transactions are VAT exempt. Okay? However, if the contribution per member is above 15,000, the transaction is a VATable transaction. Okay? Next, we have export sale by persons who are not VAT registered. So, if we say export sale, from the word itself, export, the seller is within the country. However, the buyer is outside the country, di ba? So, ang tawag natin dyan, export sale. Since not registered si seller, automatic, wala rin siyang ipapatong na 12% kasi nga, non-VAT registered siya. And ito yung medyo madugo. Hindi ko alam kung mag-guess agad natin siya. Kailangan ng konting practice, diba? At the same time ng basa. So, meron po tayong tinatawag na sale of real properties. So, real properties, alam naman natin, ito yung mga fixed asset or capital assets such as land or kaya naman building, then house and lot, diba? Kapag ang pinag-uusapan po natin, sale of real properties, meron po ba siyang VAT na kailangan bayaran? So, real properties are not primarily held for sale to customer or held for use in ordinary business is VAT exempt. So, i-apply lang din po natin yung pinag-usapan natin kanina, di ba? As much as possible, determine muna natin who is the seller. Si seller ba into business or not? If the seller is not into business, the transaction is already VAT exempt. Example niyan, private individual nagbenta ng bahay at lupa. Dahil hindi naman siya normally nagbebenta ng bahay at lupa kasi personal property niya yung bahay, although it is a real property, the transaction is considered as VAT exempt kasi hindi naman siya into selling of house and lot. However, if you are into selling of house and lot, it is considered as ordinary course of business, we have two options. It's either classified ba siya as capital asset or ordinary assets. So, I think alam nyo naman kung ano yung capital, ano yung ordinary asset. Yung capital asset, ito yung considered as tawag dito, hindi siya ginagamit sa ordinary course of business. So, let's say for example, land which are not in use, di ba? Kumbaga, pina-appraise mo lang yung value niya throughout the time. So, dahil hindi siya ginagamit sa business, considered yun as capital asset. So, ordinary asset naman, kung hindi mo ma-classify under capital asset. Dito po yung medyo madugo, under ordinary assets. Kasi under ordinary assets, we have another two categories. Kailangan mong identify ano ba yung binentang property. Is it a commercial property or residential property? Kapag commercial property po, automatic the transaction is VATable. Okay? So, wala pong ceiling yan. So, walang amount na kailangan sundin. Automatic the transaction is VATable. However, if the
residential property, if the property which is being sold is residential property, ito po yung may ano rule na naman. So ang rule natin diyan, i-check mo ba ano ba yung binebenta? Ano ba lang, lote or house and lot or other residential dwellings. If we say other residential dwellings, ito po yung mga condominiums, di ba? Kapag land ang binibenta, meron pong ceiling tayong sinusunod. Ang ceiling natin, if the selling price of the land is 1 million and below, automatic the transaction is VAT exempt. However, if the transaction, if the price of the land is above 1.5 million, automatic the transaction is VAT-able. So kaya, dapat pag magbibenta ka ng lupa, dapat ang price lang niya ay below 1.5 million. Kasi kapag lunod pa siya ng 1.5 million, automatic you are required to add 12% VAT, which is sobrang sakit, di ba? How about house and lot? House and lot, since may kasamang lupa yan, di ba? So medyo mataas ang ceiling. If the cost of the, or the sales price of the house and lot and the other residential dwelling is 2.5 million and below, VAT exempt. If above 2 million naman, VAT-able. Okay? Ang exemption to the rule, ito yung mga low-cost housing. Pag sinabi natin low-cost housing, yung mga sa National Housing Authority or NHA. So, ayan, kapag dun ka bumili, dahil may certain provision yung law para diyan, para ikayatin ang mga Pilipino na mag-angkin ng sarili nilang property, tapos maliit lang yung value. So, consider yun as VAT exempt regardless of amount. Okay? So, any question dyan sa sale of real properties? Okay, question, capital gains tax plus in case of VAT-able po ba, sir? Let's say, for example, the... No, kapag ka, ano kasi, kapag capital asset, hindi na siya, ayun lang yung masasubject sa capital gains tax. Kapag ang transaction is a ordinary asset, so kasi kapag capital asset, VAT exempt. So ibig sabihin, wala kang babayaran na capital gains tax. So hindi pwedeng magsama si capital gains tax at si value added tax. Okay? Yeah. Kasi ang nagbabayad lang ng capital gains tax ay yung capital assets. If it's ordinary asset, doon pa natin i-coconnect kung saan ba classified siya. Commercial, residential. Kung residential, land ba, or house and land. Okay? Thank you. Next. How about lease of real properties? Yung pinag-usapan kasi natin kanina, it's all about sale of real properties. What if, ano lang, renta? So kapag renta po ng real property, this will be the basis. If the real property is a commercial property, automatic the transaction is a VAT-able transaction. So for example, umupa ka ng isang space para magbenta ng kung anuman, di ba? So dahil commercial property 'yon, automatic yung binabayad mong renta, dapat may nakapatong doon na 12% VAT. Okay? So how about if the real property is a residential property? So ang concept naman natin ng residential property is that i-check mo how much is the monthly rental. Ang monthly rental po, ano yan, naka-base yan sa per door, hindi siya per whole property. Let's say for example, merong apartment buildings. Tapos kada building na gaano ka, kada door ang ini-impose mong renta ay 13,000. Tapos meron kang 10 pinto, di ba? 13,000 times 10, so meron kang 130,000 in a month, di ba? So, the transaction is VAT-able or VAT-exempt? The answer is, the transactions are VAT-exempt. Kasi per door is only less than 15,000 pesos. So, ang classification niya per door, hindi po as a whole. However, if the monthly rental reaches above 15,000, for example, 16,000, then the rental should be VAT-able. So 12% po yun. Kaya kung mapapansin nyo, yung mga nagpapaupa ng residential property, as much as possible, ang renta nila, 15,000 lang. Kasi kapag yung renta nila is above 15,000,
lalaki pa yung renta kasi kailangan na silang magpatong ng 12% value added tax. Okay? Question? So next, sale, importation, printing or publication of books and any newspaper, magazine or bullet at a regular intervals. So lahat daw po ng sale, importation ng libro, newspaper, magazine, bulletin, lahat yan ay VAT exempt. So kapag bumibili ka ng libro, wala dapat, pag chinek mo yung resibo, hindi sila nag-a-add doon ng 12% VAT kasi nga, by section 109, selling of books are generally tax exempt. Okay? Exception to the rule, publication of paid advertisement. Example niyan, yung sa ano, sa mga brochure, diba? So, dahil ginagamit yun for paid advertisement, considered siya as VAT-able. Yung mga sa Ebo, Natasha, so yung pag binibenta yun, VAT-able yung transaction. Kasi nga, ano yan, for advertisement. Okay? Then, exception to the rule, e-books, e-journals, pag bumili ka ng e-books sa online, diba? Tapos may amount, the transaction is generally VAT-able. So, may VAT po ang pagbibili ng e-books. Kailangan to make it non-VAT or VAT exempt, kailangan daw yung book ay physical, physical siya. So, ibig sabihin, dapat totoong libro. Okay? Okay, so may question. Hello po, sir. May annual receipts po ba na i-consider? Thanks po. Okay, so balikan ko lang ha. So, okay, question dito, list of real properties ba? Meron daw bang annual receipts na i-consider? Actually, ang kinoconsider natin na annual receipts, first, kapag ang transactions ay VAT-able, di ba? As I mentioned earlier, nagkakaroon tayo ng ceiling kasi ang pinag-uusapan natin dito is all about the transaction itself. If it VAT exempt ba siya or VAT-able. Hindi naman automatic na kapag ang transaction is VAT-able, mag-a-add siya ng 12% agad-agad. Kasi meron tayong pinag-usapan kanina na ceiling, di ba? If the transaction is VAT-able, meron tayong two options. Kapag 3 million and below, pwede siyang mamili VAT-able or other percentage tax. Kapag above 3 million, doon wala siyang choice, kundi mag-value added tax agad siya. So sa case natin doon sa list ng real properties, so ang magiging ceiling lang yan din, parang yung normal lang, yung 3 million. Kasi kapag ang, let's say for example, residential property, pero ang kanyang monthly rental ay 12,000 per door. Tapos tinotal, nag-reach siya ng 3.5 million a year. Question, is the transactions taxable, ay VAT-able or not? So ang answer po doon, VAT exempt kahit nag-reach siya ng 3 million. Bakit? Kasi yung transaction, ang transaction niya per door is only less than 15,000 pesos. Okay? However, kapag ang monthly rental niya po ay above 15,000, doon lang po magkakaroon ng silbi yung 3 million na ceiling. For example, ano na lang, bigyan ko kayo ng example. Let's say meron tayong 5 doors. Yung first 3 door, ang rental niya doon ay 13,000. Tapos yung another 2 doors, ang renta niya doon ay 17,000. Okay? So ang isasama niyo po doon sa 3 million threshold, yung less than 15 ay yung above 15 million, which is yung 2 doors lang. So yung 3 doors na ang renta mo ay 13,000 pesos, hindi po siya kasama doon sa ceiling ng 3 million. So ang isasama lang natin sa ceiling is yung 17,000 na yung dalawang 17,000 na monthly rent. So to answer your question, i-consider lang natin po yung annual receipts kapag ang transaction natin ay more than 15,000 pesos or the transactions are VAT-able transactions. Pero with regards to VAT exempt or not, wala po tayong annual receipts na sinusunod. Okay? Yeah. So next tayo, transport or passenger by international carrier doing business in the Philippines. So, it is subject to common carrier tax, as I mentioned earlier. So, kapag meron tayong passenger by international carrier, iba pala to. Ito yung mga international carrier.
Example nito yung tawag dito. Ano ba yung international carrier na merong doing business in the Philippines? Let's say yung Air Asia. Air Asia I think is a Malaysian company, 'di ba? Pero meron siyang business dito sa Pilipinas kasi meron siyang mga domestic flights, 'di ba? Pero ang pinaka main ano nila country or yung home country nila is sa Malaysia. So if that's the case, yung mga transaction ng Air Asia, hindi siya subject sa value added tax kasi sabi natin kanina subject sa value added tax, 'di ba? Kapag domestic carrier. Pero ito dahil international yung ating carrier, pero meron siyang doing business in the Philippines, ang babayaran niya po is common carrier tax or CCT. So meron po yung table, so i-discuss natin yan kapag nandun na tayo sa percentage tax. So sana meron pang next para ma-discuss natin. Okay? Letter T, sale importation or lease or passenger or cargo vessels in aircraft for domestic or international transport operations. So yan, subject daw yan restriction by Marina. So ito naman yung mga lease, ang ano, importation lease of passenger or cargo, yung nagre-renta lang, di ba? So exempt din daw siya from paying value-added tax. Then, importation of goods, fuel, supplies by person engaged in international shipping and air transport operation. So, ito yung medyo mahaba. So, medyo hindi ko ito masyado naaral. So, aralin nyo siyang mabuti kasi nakalimutan ko na yan. So, ayaw ko na siyang balikan kasi di naman lumalabas sa board exam. Pero, for ano lang, for additional information, good read naman siya. Okay? Then, letter B, services of banks, non-banks, financial intermediaries performing quasi-function. So, ito po, hindi rin sila, exempt din sila from paying value-added tax. However, they are subject to percentage taxes. Example ng entity doing quasi-banking function, mga padala, di ba? Let's say, for example, Palawan Express, di ba? So, ang Palawan Express, they are not a VATable entity kasi they are subject to percentage taxes. So, yung mga LBC, ano pa, Cebuana Lulier. So, yung mga transaction nyo dyan, hindi po yun VATable. Bagkus, they are subject to percentage taxes. The next, we have sale to senior citizen and PWD. So, ito, alam nyo naman, kapag may senior citizen, automatic. Aside from the discount of 20%, they also enjoying the benefit of VAT exempt. So, ayun lang naman yun. So, ito, nakalimutan ko na, transfer of property pursuant to section, masahin nyo na lang, section 4C2. So, nakalagay yan dun sa section 109 din. Then, ito, Y, association use membership fees in other, then other assessment collected on a purely reimbursement basis of homeowners association. So, ito, medyo ano to, medyo controversial siya kasi nung part na inares, kung matatandaan ko, yung mga association dues and membership dues in other assessment ay ginawa niyang VATable kahit naman hindi VATable kasi based sa ating tax law, ang association dues daw, membership dues and other assessment collected kapag purely reimbursement, dapat po wala po yung VAT. Example, meron kayong homeowners association dun sa inyong lugar, di ba? So normally to maintain the peacefulness or kaya naman yung cleanliness ng isang ng buong ano nyo compound, nagkakaroon kayo ng membership fees and association dues na ginagamit po sa maintenance ng inyong lugar, di ba? So if that's the case, yung sinisingil na membership fees and association dues sa mga members ng homeowners association, if it is purely reimbursement, if you say purely reimbursement, the homeowners association should not make any profit out of it. So, if that's the case, dapat po yung membership na yun ay walang value-added tax. So, but exempt. Pero kapag nagkakaroon ng net profit ang ating mga homeowners association, so malamang, so hindi po yun purely reimbursement. So, ibig sabihin, the transaction must be VATable or subject to value-added tax. And letter C, we have the sale of gold to BSP. Yan. So, pag nagbenta ka daw ng gold sa Banko Sentral ng Pilipinas, so don't worry, wala po yung VAT even if you are engaged into selling of gold. Diba? Next, yan. Malapit na tayo matapos. Ito, mainit-init pa.
Sale of drugs and medicine prescribed for diabetes, cholesterol, and hypertension. Okay? So under the train law, kasi wala to sa train law eh. So na ay wala to before train law. So ngayon dahil nagka-train law na, so isa sa mga provision doon is the sale of drugs and medicine prescribed for diabetes, cholesterol, and hypertension. Kasi generally sale of medicines sa butika ay taxable, 'di ba? Or VAT-able. So lahat ng binibili nating gamot ay may 12% VAT. So to ease the burden din sa mga nagkakasakit, if ang medicine daw prescribed is for diabetes, cholesterol, and hypertension, yung mga nagme-maintenance nating mga elders or kahit naman bata, basta may diabetic, may cholesterol, or hypertension, yung sale of drugs under the train law which started last 2018, so VAT exempt na yun. So ang hindi kasama dito, of course, yung wala dyan. So let's say for example, yung mga medicines for cancer treatment, di ba? Kung hindi part ng bill, automatic, still, ano yun? VAT-able siya. Then last, sale or lease of goods and properties on the performance of service other than transaction mentioned in the preceding paragraph that do not exceed 3 million subject to other percentage taxes. So itong last part, ito po yung yung i-collect mo na lahat ng data mo, di ba? So kapag na-separate na natin yung VAT exempt tsaka sa VAT-able, lahat ng VAT-able transaction pagsasamahin natin, then kailangan nating i-test yung 3 million threshold. So, well, paano po kapag equipment using diabetes exemption po? No, we are just talking about the drugs and medicines, not the equipment. So, kapag bumili ka ng equipment used in diabetes, still VAT-able siya. Okay? So, yung exempt lang sa VAT is yung drugs and medicines. So, aside from that, wala siya. For example, bumili ka ng PPE. So, yung PPE, wala naman sinabi na VAT-able yun. So, hindi sinama siya sa hospital bill. So, VAT-able yung transaction na yun. Okay? Yeah. So, medyo mahaba. So, kailangan nyo talaga siyang basahin. Kasi, actually, hanggang ngayon, hindi ko pa rin yan memorize. Kaya, binabasa-basa ko ulit yan. Kahit sa actual work, binabasa pa rin namin. Kasi, sobrang mahaba. However, sa actual board exam kasi, hindi naman natin pwedeng sabihin, porkit mahaba, hindi naaralin, di ba? So, pwedeng short memory. Pero, kung kaya siyang isa puso, mas maganda. Kasi, may lumalabas at lumalabas na gantong question. Kasi ito yung pan-trick. Kasi as alam naman nila, marunong kayo mag-compute ng tax. Ang problema, naiintindihan nyo ba yung isasama sa hindi? Kaya, most of the time, sa actual sipale, may mga lumalabas na 2 questions under RFP taxation na nanggaling dito sa Section 109. Okay? So, any question about Section 109? Okay, last part na tayo ng part 1 kasi yung next part, i-discuss natin next time. Ito, yun na yung medyo malalim. Ito, mababaw pa to. So, para hindi tayo ma-overwhelm. Okay? Okay, so let's proceed to the next topic. Which, how to compute VAT. So, to compute VAT, of course, alam naman natin sa basic accounting pa lang natin, meron tayong dalawang source. It's either output tax or output VAT, and we have the input tax or the input VAT. So, what are the difference between the two? Output tax means the VAT due on sales, lease, or exchange of taxable goods and properties or services by any person registered or required to register under Section 236 of the Tax Code. So, as we all know, if we say output VAT, ito yung VAT na ina-add. Let's say, for example, I am a business entity selling products. Every time that I sell products, di ba? So, yung binibenta kong product, nag-add ako ng 12%. So, dahil yung 12% na ina-add ko, ang tawag ko doon ay output VAT. So, how about input VAT? Ito yung vice versa ng output VAT. Input tax means the VAT due or paid by a tax registered on importation of goods or local purchase goods, properties, or services, including lease or use of property in the course of his trade or business. It shall also include the transitional input tax determined in accordance with Section 111 of the Tax Code, presumptive input tax, and deferred input tax from previous period.
So, ibig sabihin, ito ang ating computation, di ba? So, normally, ang computation natin to compute VAT payable, which will be remitted sa BIR, we have the output VAT less input VAT, then ang lalabas doon ay VAT payable. So, ang output VAT po, pwedeng mangyari yan, tatlong panggalingan yan, tatlo. Pwedeng manggaling yan sa VAT exempt sales, pwedeng manggaling sa regular sales, or pwedeng manggaling sa zero rated sale. Then yung input VAT madami, pero I want to discuss it further itong input VAT sa part 2 natin para gusto ko ma-establish muna natin yung konsepto ng output, input, bago natin kung i-approach yung deeper concepts with regards to output and input. So mag-focus muna tayo dun sa output muna, which is VAT exempt sales, regular sales, and zero rated sales. Okay? So output less input equals VAT payable. So if the output VAT is greater than input, so meron tayong VAT payable na i-remit natin sa Bureau of Internal Revenue, which is BIR. In case the output VAT is less than the input VAT, so ibig sabihin negative yung VAT payable. So anyway, by the way pala, just to add, output VAT is a liability account kasi ina-add natin yan sa product natin, then i-remit natin kay BIR afterwards. So we're just acting as a withholding agent. So ang input VAT naman, considered siya as a current asset kasi hindi mo yan, gagamitin mo yan pang bawas dun sa output VAT na i-remit mo kay BIR. So kapag mas mataas ang output VAT, so malamang mas malaki pa yung liability natin, so meron po tayong VAT payable. However, if the output VAT is less than input VAT, so sobra yung binayad nating input kesa sa ibabayad nating output, so magkakaroon po tayo ng creditable input VAT. So yung creditable input VAT na yan, or yung carryover input VAT, it can be used dun sa ating next accounting team. Okay? So another concept that we have to remember, yung concept ng VAT inclusive and yung VAT exclusive. Kasi most of the time, sa ating mga problems, ang binibigay VAT inclusive, tapos minsan naman VAT exclusive. So, alam naman natin, pag sinabi natin VAT inclusive, from the word itself, inclusive. So, meaning, yung amount na nakikita nyo doon, may naka-include na value added tax. Ang other term na itatawag sa VAT inclusive, yung tinatawag po natin invoice price. Kapag na-encounter natin yung term na invoice price, other term yan is VAT inclusive. Meaning, may naka-include na value added tax. So, another one, we have the VAT exclusive. Pag sinabi natin VAT exclusive, so wala pong value added tax na naka-add. So, ito times na pa. So, other term na ginagamit, sales price, purchase price, or income statement account. Pag nakalagay doon, sales 200,000 pesos, walang further information na binigay, ang treatment dyan, VAT exclusive po yung transaction. Pag sinabi dyan, purchase 112,000 pesos invoice price. So although sinabi niya na purchase price 112 tapos ang invoice price daw 112, ang gusto niyang sabihin yon, the amount is VAT inclusive. So VAT inclusive ang equals invoice price, VAT exclusive naman sales price purchase price. Okay? So, how to compute VAT pa din? So, sabi nga natin kanina, VAT inclusive is invoice price and VAT exclusive, sales price or purchase price. So, ngayon, may mga pagkakataon na kailangan mo i-convert yung isa sa isa. So, paano yung gagawin? Madali lang naman. So, kanya-kanya tayong formula, pero ito kasi yung ginagamit kong formula. So, kapag ang given is VAT inclusive, tapos gusto ko siyang i-convert sa VAT exclusive, ang ginagawa ko lang formula is, since the rate of value added tax is 12%, diba? So lumalabas kung VAT inclusive siya. So kung 100 ang ating purchase price or yung sales price, tapos 12 ang ating VAT. So lumalabas 112% ang ating VAT inclusive. So to get the VAT exclusive amount, which is the 100%, simply get the VAT inclusive amount divided by the 112% rate percent or kaya naman 1.12. So, on the other hand, ang hinahanap naman natin ay VAT inclusive kasi ang binigay VAT, to convert naman VAT X to VAT inclusive,
So the formula naman is baliktad. So sahil 100% ang VAT exclusive, mag-add tayo ng 12%, simply multiply the VAT X amount times 1.5. Then to compute the value added tax, kapag meron ka ng VAT X, madali na yung makuha. So VAT X times 0.12. So 0.12 yan, hindi 1.5 sa mali. Okay? What if naman VAT inclusive yung hinahanap, ang hinahanap mo ay VAT. So simply, VAT inclusive amount divided by 1.12 times 0.12. Okay? So ito yung mga pang-trick ng mga ginagawa nila para i-trick tayong mga nagsasagot. Minsan VAT X, VAT Inc, invoice price o sales price. So dapat on our end, alam natin kung anong gagamitin natin kasi alam natin yung classification nila. And we know how to convert VAT X to VAT Inc and VAT Inc to VAT X. And also to compute the value added tax. Okay? Yan. So, balikan ko lang kanina, di ba? Meron tayong three sales classification of output sales, di ba? So, meron tayong tinatawag na regular sales. We have the VAT exempt sales and we have the zero rated sales. So, yung regular sales, ito yung diniscuss natin kanina, wherein the business is a VAT registered entity. Then, all transactions na binibenta niya ay naglalagay po siya doon ng 12% VAT. So, under regular sales, so dahil meron kang output VAT, so meron ka rin pong benefits of claiming your input VAT, so 12%. So, meaning if your output VAT is 100 and your input VAT is 100, so therefore, your VAT payable will be 0. What if the transaction is a VAT exempt sales? Kapag VAT exempt sales po yung transaction, this will be the computation. Okay? Output VAT mo 0 kasi nga VAT exempt, so hindi ka nag-a-add ng 12%. However, yung input VAT na related to the purchase of that transaction ay wala ka rin parapatan mag-claim ng input VAT. So, 0 lang din yung input VAT mo. So, VAT payable is 0. What if naman the transaction or the sale is zero rated? Ang zero-rated sale po, kinaibahan niya sa VAT exempt sale is that pag sinabi nating zero-rated, meron po siyang rights or benefits to claim input VAT. So, ano ba yung zero-rated sale? Ang zero-rated sale, ang general concept is that normally, ang iyong kliyente ay galing sa ibang bansa. So, tinawag siyang zero-rated kasi you are a VAT registered entity. However, yung client mo ay nasa ibang bansa. Alam naman natin, kapag nasa ibang bansa ang ating kliyente, wala tayong karapatan mag-add ng 12% VAT kasi nga, they are beyond our jurisdiction. Okay? So dahil nasa labas yun ng Pilipinas, so kahit pa business registered ka as a VAT registered, so yung output VAT mo doon, still zero. So zero rated. What ano ang benefit na pwede mo ma-receive kesa dun sa VAT exempt sales? Ang benefit mo na ma-receive is yung input VAT related to export sale can be used as a deduction to your VAT payable. Okay? However, kung mapapansin nyo, ang output VAT natin ay 0, pero ang input VAT natin ay 12%. So, ibig sabihin, meron tayong VAT payable negative of 12,000 pesos. Ang tawag natin dyan ay creditable input VAT. So, under the tax law, marami kang options para mabawi yung 12%. Yung pinaka-imposible, pero nilagay nila, yung tinatawag po nating tax refund. So, pwede ka daw mag-claim ng tax refund na 12%. However, sa totoong buhay, wala pong tayong tinatawag na tax refund kasi if you will apply for a tax refund sa BIR, normally ang ginagawa ng BIR dyan, they will investigate you. So, malamang kapag nag-investigate si BIR dahil wala namang perfect company, so magkakaroon ka pa ng tax exposure. Kaya yung first option natin na tax refund, medyo malago, di ba? So, second option, pwede natin siyang gamitin as tax credit. Tax credit to your future output tax, di ba? Anyway, if you have domestic sale, so pwede mo yung gamitin pang bawas dun sa iyong output VAT. Then, yung number one, pwede mo gamitin sa iba as tax credit to other forms of taxes. However, medyo hindi rin siya advisable kasi ang gagawin ni BIR, they will investigate you para ma-ensure na qualified ka talaga to get the tax creditable certificate. So normally kapag nag-investigate si BIR, magbabayad ka pa kasi meron silang makikita na mga lapses on your part na na consider siya as tax exposure. So on our end, if we are into zero-rated sale,
ang best approach talaga ay gamitin lang siya as creditable to your future output tax. Okay, tandaan po ah, VAT exempt sales is different from zero-rated sale. Kasi ang VAT exempt sale, yung input VAT mo hindi mo pwedeng i-claim. However, sa zero-rated sale, you can claim the input VAT. So, any question po with regards to regular sale, VAT exempt sale, and zero-rated sale? Yes, that's why the question, so that means mas okay po mag-export since zero-rated sale siya. Actually, yes, kasi the government is encouraging us to do export kasi kapag may export ka, may mga pasok na pera. So, kumbaga, way of encouraging us to do export sale kasi yung in-export natin is zero-rated. So, yung amount is tawag dito lesser compared dun sa atin. So, ganyan siya. Okay? Next tayo. Yan. So, let's have an example. So, syempre, accountant tayo. So, dapat may mga ganto-ganto pa din, di ba? Yan. Oh, may sagot na. Okay? So, illustrative number one. So, C company sold merchandise 100,000 on account exclusive of VAT. So, D company, both are VAT registered. Okay? So, C company purchase in cash for the quarter is 78,400, VAT inclusive. So, paano daw yan i-record sa ating libro? So, first, we have to record the purchase. So, the record of purchase, so as we can see, the amount is VAT registered, tapos exclusive ng VAT. So, meaning, bunta muna tayo dun sa purchase, which is dun yung binili ni C kay... Yung total purchases ni C is 78,400. Yung 78,400, VAT inclusive daw. So, dahil VAT inclusive yan, so, again, back tayo sa computation. Ay, sorry, may question. So, money remittance po ba ay may tax na? Ang money remittance po, hindi siya subject sa value-added tax, pero pwede siyang masubject sa other percentage tax kasi may service charge doon si money remittance company. Okay, let's say for example, Cebuana Lurier, di ba? Pag nagpadala ka sa Cebuana Lurier, okay? So, pag nagpadala ka sa Cebuana Lurier, normally may service charge siya. So, yung service charge po, hindi siya subject sa value-added tax kasi considered ang Cebuana Lurier or money remittance as quasi-banking. So, ang subject po yan sa percentage taxes. So, may tax pero hindi value-added tax. Ang tax niya ay percentage taxes. Okay? Yeah. Okay, so to record the purchase, so mali yung yung positioning. So to record the purchase, dapat ang purchases natin is only 70,000 pesos. Then the debit ulit tayo ng input VAT. So ang ilalagay natin dyan na 8,400. So, baguhin ko na para maayos. Yeah. Dito dapat. Okay, yeah. So, the entry to record the purchase should be purchases 70,000, then debit tayo ng input VAT na 8,400, then credit tayo ng cash 78,400. Okay, so paano natin nakuha yung input VAT? So, ang basis kasi natin is yung 78,400 as purchases. Since VAT inclusive yung transaction, so it represents 112% of the VAT exclusive amount. So, therefore, to get the VAT exclusive amount, simply 78,400 divided by 1.12. So, makukuha natin din yung VAT ex amount na 70,000 pesos. Then, multiply natin sa 12% to get the value-added tax na input VAT natin na 8,400. So, to record the purchase, just debit purchases 70,000. Then, debit input tax 8,400. Then, credit cash 78,400. Okay, so to record the sales, since we are also a VAT registered company, so we are required to add 12% to our product. Since we sold it at 100,000 pesos and the amount is VAT exclusive, so therefore 100,000 pesos is the sales amount. So credit natin 100,000 pesos. Then to compute for the output VAT, simply
sales 100,000 times 0.12, so we have 12,000 pesos. Then AR natin dahil on account 112,000. Okay? So next. So how to compute the VAT payable? So kapag binalikan natin yung entry natin kanina, we have output VAT of 12,000, then we have an input VAT of 8,400. So basically, meron tayong diyang VAT payable na 3,600. So payable kasi mas mataas si output compared dun sa ating input VAT na 8,400. So basically, yung VAT payable na yan, it must be remitted to the Bureau of Internal Revenue at the end of the month. So to record the closing of VAT payable, di ba? So we just need to debit output VAT kasi ang normal entry niyan ay credit, which is kasi nga liability. So i-close natin. So mawawala na si output VAT. Then i-credit naman natin si input kasi ang normal balance niyan ay debit. So credit input VAT 8,400. Whatever the difference ay yung ilalagay natin sa VAT payable, which is 3,600. So, then the VAT payable will be remitted to the BIR. So, ang proposed entry natin dyan, debit VAT payable, 3,600. Then, credit cash, 3,600. So, this is the computation if the transaction is a regular sale and the registration of the entity is a VAT registered entity. Next, how about illustrative problem number 2? So, C company sold merchandise, 100,000 pesos on account. The transaction is VAT exempt to D company. So, C company purchased in cash per quarter, 78,400 invoice price. So, sa case natin, the transaction daw is VAT exempt on the part of C. However, yung binili niya yan dun sa kanyang supplier, may VAT. So, ibig sabihin, although meron niyang VAT yung binili niya, ang entry po natin doon, simply debit purchase, 78,400, then credit cash, 78,400. So, if you're asking what happened doon sa ating input VAT, so since VAT exempt tayo, or we are not a VAT registered company, so we are not allowed to record any input taxes. So, meaning all input taxes na ipapasa sa atin must be combined doon sa ating expense account, which is yung purchases po natin. So, ang entry natin, diretso tayo ng purchases, 78,000 pesos, 400, then credit cash, 78,400. Then to record the sales, since we are a VAT exempt entity, just simply credit debit AR, 100,000, kasi wala tayong papatong na VAT, then credit sale, 100,000 pesos. Then to compute for the VAT payable, so wala tayong na set up na output VAT, wala tayong na set up na input VAT, so malamang wala tayong na set up na VAT payable. So ultimately, wala tayong entry with regards to VAT payable kasi we are a VAT exempt entity. Then illustration number 3. So illustration number 3, sabi dyan, C company sold merchandise 100,000 on account. The transaction is related to D company. So C company purchases in cash for the quarter is 78,400 invoice price. So to record the purchase, so since zero rated yung transaction and we are a VAT registered company, so lumalabas na we are eligible to record input VAT kasi nga zero rated naman yung transaction. VAT registered tayo, zero rated lang. So, magde-debit ka lang doon ng purchases, which is the purchase amount, 70,000 pesos, dahil ang binigay, invoice price. So, dahil invoice price yan, ang ating assumption, that is a VAT inclusive amount. So, kuhain mo yung VAT X amount, 78,400, divided by 1.12, makukuha natin yung 70,000 pesos. So, to get the input VAT, simply, the VAT exclusive amount, which is 70,000 pesos, times 0.12, makukuha natin yung 8,400. Then credit cash, which is the cash out, then 78,400. So I think mali ito. Pagawin ko na lang. Ito dapat yan. Yeah. So debit purchases 70,000. Input VAT 84, then credit 78,400. So to record the sale, since we are zero rated, so our client natin is abroad. So just debit AR 100,000. Then credit sales 100,000 pesos. So as you can see, no output VAT was recorded since the transaction is zero rated.
So compute the VAT payable, simply, output VAT 0, kasi 0 rated, wala tayong pinatong na 12% VAT. Then credit tayo na, minus tayo ng input VAT na 8,400. So meron tayong VAT payable, negative, or creditable withholding, creditable input VAT na 8,400. So, to record the VAT payable, so since we're negative nga siya, so ang gagawin nyo lang po, i-close natin, yung input VAT kasi is, temporary account lang yan. So dapat, kino-close dyan every accounting period. So to close that, just credit input VAT, 8,400, then mag-create tayo ng creditable input VAT to be used dun sa ating future output VAT. Yan. So any question po? Pag wala na, ito. Question with regards to regular sales, VAT exempt sales, and the zero rated sales. So, question, yung creditable input VAT po ba ay receivable? Technically, pwede ba natin siyang sabihing receivable? Yes, pwede siyang i-classify under receivable, pero hindi siya pwedeng isama sa mga receivable classification. Kasi, ang creditable input VAT under zero rated sale, as I mentioned earlier, meron tayong 3 options, di ba? First option, pwede natin siyang gamitin as tax refund. So, yung tax refund, yes, you are correct, considered siya as receivable. So, kapag naman tax credit, pwede natin siyang i-classify as receivable, pero wala tayong matatanggap na actual tax kasi gagamitin lang natin yan for future payment ng ating output VAT. Okay? So, consider siya as asset, pero hindi natin siya pwedeng ilagay under ng mga receivable. Pero, in substance, consider siya as receivable. Okay. Sige. So, last part tayo. So, bigyan ko lang kayo ng 5 minutes. 5 minutes ba or 10 minutes? Okay lang ba yun? Or 5 minutes na lang. Sabay-sabay natin itong sagutan. So, ito na po yung last. Then, yung next discussion natin, yung remaining topics. So, ano? Game? Sige, habigyan kayo ng 5 minutes, sagutan nyo po. So, basahin ko lang. Seeing company of VAT registered business had the following data during the quarter. So, comprehensive example to, pinagsama-sama natin lahat. So, first question, how much is the VAT payable assuming the input taxes on purchases of goods for export are claimed as tax credit? Number two, how much is the tax refund assuming the input tax on purchases of goods for export are claimed as tax refund? So, para meron tayong ano. Then, pakisulat, pakitype na lang po ako ng inyong answer. Final answer lang, no need to present the computation. Kasi, kapag meron ng tatlong nakasagot, then, ibibigay ko na yung answer right away. Sige po, game. Is natin we have two kinds of sales, di ba? We have the domestic sales and the export sales. So sa case natin, unahin natin si export sales. Si export sales, alam naman natin, is considered as zero rated. So ibig sabihin, lagay lang natin dito, 1,815. So kapag zero rated ang sales, ang ibig sabihin, wala tayong So, wala tayong VAT, di ba? So, ito yung VAT computation. How about yung domestic sales? The domestic sales is 1,232,000. However, ang amount natin ay invoice price, di ba? So, dahil invoice price yan, so, kailangan pa natin i-convert yan into VAT exclusive amount. So, 1,232,000. So, kuhain natin yung VATX. Sabi natin, to get the VATX amount galing sa VAT inclusive, divided by lang natin sa 1.12. So, ibig sabihin, yung VATX amount natin ay 1,100,000. So, para makuha yung VAT times 0.12 lang. So, ibig sabihin, the output VAT total is 132,000. So, about the input VAT. So, input VAT, we have 3. So, yung unang, purchase of goods for export, VATX. So, ay VAT inclusive. So, dahil VAT inclusive yan. So, basically, convert muna natin siya sa VATX. So, we have 672 divided by 1.12. So,
Mali, 672. Yan. Okay, so 600. So, computin natin yung input VAT related to that. We have 72,000. So, next, we have the purchase of goods for domestic sales purchase price. Since ang given is purchase price, so ibig sabihin, this amount is VAT exclusive. Kasi income statement account yan, diba? So, ilalagay mo na lang dyan. 288,500 as is na. Then, computin natin. And so 34,620, that will be the input tax related to purchase goods for domestic sales. However, purchase of goods for domestic sales ulit, pero yung binigay, VAT exclusive. So VAT exclusive is also the same with purchase price. So ilalagay mo lang 124,850,000. Kuhain natin yung 12%. Yan. So ito na yung ating VAT payable. Okay, so i-less natin minus, minus, minus. The answer is 10,398. So, correct. So, ito yung tamang sagot. So, to answer number 2 naman, how much is the tax refund assuming the input taxes on purchase of goods for export are claimed as refund? So, babalikan nyo lang. Ano ba dyan yung purchases na related sa export sale? So, sa case natin, meron lang tayong isa, which is the purchase of goods for export, which is 672. So, ang makiklaim niya lang as refund, of course, yung VAT component. So, yung VAT component is 72,000 pesos. So, ayan po yung basic computation to compute VAT payable kapag ang problem natin consists of domestic sales, export sales, tsaka VAT exempt sales. So, ayan lang po yung discussion natin for tonight. So, other discussions of VAT will be discussed next week, Saturday. So, kung trip nyo pa ding makinig, so doon, i-discuss na natin further or mas deep na yung discussion about value-added tax. Kasi sa Sipale, ito talaga yung lumalabas. So yung kanina, yung diniscuss natin, puro kwento-kwento lang yun. Pero lumalabas talaga siya little by little. So hindi natin...